Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Silent night, holy night, all is calm, all is good. Parang mga dagang hinahabol ng pusa. Ganito ang buhay ng bulubi. Kalya na ang itinuring nilang tahanan dahil dito sila nabubuhay. Mahirap silang ilayo sa kalye na kanilang pinakikinabangan. Manang! Manang! Kawawa'y bata, oh. Pwede ang bata dito sa kalye. Pero alam nating lahat na bawal ang magpalimos at magbigay ng limos. Nakasaad sa Presidential Decree 1563 o ang Anti-Mendicancy Law na mayroong 20 pesos na multa ang sino mang mauhuling nagbibigay ng limos. 500 piso hanggang 1,000 piso naman na multa para sa mga namamalimos. Sa kabila nito, patuloy pa rin lumalala ang problema. Itawag nyo na lang ako sa wagan nila. Itawag nyo ba ako anak ko? Ano po yung gusto nyo mangyari ngayon? Kasi hindi ko kayo pwedeng dito sa bagay na tutulong. Hindi ko kami natutulong sa kanya. Hindi ko tutulong. Bakit patuloy? Patayin nyo muna ako bago nyo kayo nasama. Kasama naman po ito. I know! Ulihin nyo ang tatay ni Repe! Yun! Pagtulong at pagbabahagi ng biyaya sa mga naghihikos ay isang mabuting asal na kinamulatan nating lahat. Ang likas na pagiging matulungin sa kapwa ang inaasahan po ng mga pulubi sa kanilang pamamalimos. Sino nga bang hindi magiging mabait na Samaritano kapag nakakita ng kaawa-awang mukha at marungis na anyo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapuso, Jay Taruk, at ito ang Eyewitness. Ngayong gabi, kilalanin po natin ang mga taong nabubuhay sa pamamalimos. Araw-araw natin silang kapiling, pero hindi natin sila kilala. May tirahan ba sila? Mga pamilya? O di kaya mga anak? Karaniwan silang marurungis, nakasalampak sa kalye, nakasahod ang mga palad. Halos madurog ang puso ko nang matanaw ko ang matandang pulubi na ito sa ilalim ng kainitan ng araw. Pakiramdam niyo po ba malakas pa kayo? Malakas po. Anong ginagawa niyo dati? Sabi niyo po, magpaglaban na kayo? Ang mga trabaho ninyo, nakapagtinda na kayo, nakapaglaban. Teenager pa lamang si Lola Miling ay naulila na siya ng lubos. Kaya't ang buong buhay niya ay nailaan sa paghahanap buhay. Ngayong 86 years old na si Lola, ay nagpapalaki pa siya ng dalawang apo. Wala daw kasing trabaho ang mga magulang nito at pinabayaan na lamang ang mga ito sa kanya. Kahit namamalimos sa Quiapo mula Biyernes hanggang Linggo, ay hindi pa rin nawawala kay Lola ang dangal ng isang pulubi. Ayaw ko na yung naaawa sa akin. Harap po ako nakahabag sa iyo. Ayaw niyo po may naawa sa inyo, Lola? Pagkaakala ko po sa iyo, mababang ulo, napakababang ulo, para kami puti. Si Lola, sa totoo lang, naawa po kami sa kalagayan nito, sa arawan. Dapat po, namamahingan na po kayo. Ayaw ko po mawalay sa mga ako. Kung kararayan ko po ako, mawala ko sa kanila pa rin. Paano ka buhay nila?
Minsan may naglilimos, minsan naman wala. Kumikita si Lola Miling ng mahigit 100 isang araw. Rain or shine din kung mamalimos si Efren, lalong kilala sa pangalang Jeprox. Ipinanganak na pilay si Jeprox, kailangan pa siyang ihatid ng dalawa niyang kapatid sa lugar ng palimusan mula sa tirahan niya sa Project 8. Ano oras po kayo umuwi? Ano? Alas 6. Nang gabi. Ano oras po kayo nandito? Hirap kapag namamalimos si Jeprox sa kalye. Minsan nga naipit sa raid ng MMDA sa mga street vendors si Jeprox. Halos hindi nito malaman ang gagawin. Habang ang mga vendor ay sinasalba ang kanilang mga paninda, si Jeprox naman nanganganib masagasaan. Buhay pulubi, sanay sila sa pagtataboy ng mga tao na ang tingin sa kanila'y dumi. Naipit kami sa ganitong eksena ng pagtataboy sa kanila. Ba't niyo ako kinukunan, mister? Kinukunan ko sila. Huwag ako. Ha? Sandali. Wala kang sakit. Ba't anong sinasabi nila bakit bawal? Kasi bawal doon, magsisimba doon mga mayayaman, kaya bawal istorbohin. Akala nila, masamang tao kami. Pero naman kayo masama, kung mabuti sa amin, mabuti rin kami. Tinataboy kami, sabi lumabas kayo dyan, mga badyaw. Tapos pag lumabas kami, inumura pang mga pagulang namin. Siyempre, magsasalita rin kami. Kapag kinuha ka nila, anong ginagawa nila? Kaya kukulong kami. Ah, saan? Hindi namin alam, pero kukulong kami sa kulungan. Anyos si Nenang, si Matet na may 13. 6 na taon nang nagpapalimos ng magkapatid. Nabulag si Matet noong 3 taon pa lamang siya dahil sa tigdas. Uli lang lubos ang magkapatid na badyaw at lola na lang daw ang nag-alaga sa kanila. Malaking bagay sa dalawang bata ang kinikitang 400 pesos tuwing Miyerkules at 100 hanggang 150 piso tuwing ordinaryong araw. Hanggang sa Cavite ay nakararating ang dalawa sa pamamalimos. Sinunda namin sina Nenang at Matet sa kanilang pananghalian sa isang eskinita sa Baklaran, kung saan pinagsaluhan ng dalawa ang dalawang platong kanin at ulam na sinigang na bangus. Matapos ang 5 minuto, nagpalimos ulit ang dalawa, kumbaga sa paaralan, para bang nagreses lamang ang dalawang kabataan. Dani naman mula sa panlilimos ang pinagsusuporta niya sa dalawa niyang anak. Dating tindero sa Baklaran si Mang Dani. Pero nang maputol ang kanang braso niya sa isang aksidente, nauwi siya sa pamamalimos. Sinunda namin si Mang Dani sa kanyang tahanan sa Pandakan. Isang building na 3 palapag ang aming pinasok. Ayon kay Mang Dani, kapatid niyang nag-aabroad ang nagpatayo nito para sa kanilang magkakapatid. Siksika na parang sardinas ang pamilya ni Mang Dani dito. Malaking tulong ba yung ginagawa ni Mang Dani na namamalimos araw-araw? Opo.
Ay, diyan lang po kami nabubuhay. Dahil may sakit yan eh. Na may arthritis. Pinainom ko rin ng gamot. Sa tatay mo, binibigyan ka ng bawal? Oo. Magkano? 10. 10? Ang dami na na. Saan galing yun? Ano bang trabaho ni Papa? Namamalimas. Saan? Sa tap. Dahil sa maghapon ay nalalanghap ni Mang Dani ang usok mula sa mga sasakyan, hindi nakapagtataka kung magkasakit siya sa pamamalimos. Nagnanakaw ka, pangit yun. Mangingi ka. Sakit pag-uwi mo, nagdasal ka. Nawawala yung sakit mo. Nakakaraos ka rin at apangit. Kasabay ng pagsapit ng Pasko ang paglobo ng kita ng isang pulubi o manlilimos. Malambot daw kasi at madaling maawa ang mga tao kapag naalala nila si Kristo ng ipanganak sa samsama. Nakakubli sa dilim, subalit hindi pa nawawala ng pag-asa. Karaniwang umaasa ang mga may kapansanan sa panlilimos, lalo na tuwing Pasko. Magkatuwang ang DSWD at ang lokal na pulisya sa pagsasagawa ng Oplan sa Gipkalinga. Target ng grupo ang mga pulubi at mga palaboy. Rumod na ang mga pulis sa iba't ibang lugar ng ikatlong distrito ng Maynila. Nilibot namin ang Santa Cruz. Karton lamang, talo-talo na. Mahimbing pa rin ang kanilang tulog. Minsan ay may transistor radio pa sa tabi. Sa ganitong klase ng operasyon, hindi may iwasang may konfrontasyon. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng DSWD sa ganitong operasyon. Sila ang nagpapaliwanag sa mga street dweller at pulubi na bawal ang kanilang pamamalagi sa lansangan. Ang Oplan sa Gipkalinga ayon sa DSWD ay isa rin paraan para hindi lumaganap ang mga namamalimos na hawak ng sindikato. Alas 5:30 ng umaga, sinubukan naming sundan ang mga pulubing namamalimos sa may bandang Kamuning, Quezon City. Habang may usapan na ang mga matatandang ito sa kanilang oras ng paglabas. Sa paligid lamang ng gusali ng GMA Network sa EDSA ay inobserbahan na namin ang pulubing ito. Mahigit 60 na sigurong edad, tila ba mahina at lulugo-lugo. Matapos ang ilang minuto, nilapitan ng aming cameraman si Lola. Medyo napikon yata at tagambang hahampasin ng tubo
ang aming cameraman. Sinunda namin si Lola hanggang sa makalayo ng GMA. Napansin namin na habang tumatagal, para bang lumalakas na si Lola. Hindi na kuba, kundi tumutuwid na ang kanyang tindig. Hindi ko alam kung paano siya lumakas. Hindi kaya dahil sa bariyang inilimos sa kanya. Si Manong na may malimit na standby sa may kiyapo. Nakasalampak sa sidewalk, akala may pilay. Pero pagmasdan ninyo ang kanyang kilos kapag nilapitan na namin si Manong. Ang pagmumukhang kawawa ay karaniwan ang ginagamit ng mga pulubi ayon sa DSWD. Nagpipilay-pilayan, nagbubulag-bulagan, lahat gagawin, makuha lamang ang simpatsya ng madlak. Bila ng mga chismis at impormasyon tungkol sa mga sindikato sa pamamalimos, hindi pa rin humihinto sa pagmamagandang loob ang ilang mga tao. 3 years. Magti-3 years na akong nangmimigay ng ganito sa mga pulubi kasi masaya ako. Masaya yung pakiramdam na nakikita mo sila. Pera sana ibibigay mo, baka naman mamaya usong-uso yung mga sindikato, diba, ganun, usong-uso yung... Mas masaya ako magbigay, mas masaya ako na nakikita ko silang yung ibinibigay ko, kinakain nila, alam ko kung saan napupunta. Talagang kanya-kanyang paniniwala kung paano tutulungan ang pulubi. Ng Pasko sa Maynila ang makarinig ng mga pagkalampag sa gansa, musika mula sa Norte. Ito po isang paraan para maawa o maakit ang ilang mga taong gustong magpalimos ng kaunting barya. Sa amin pong pagsasaliksik, narating namin ang Barangay Tanulong dito po sa may bayan ng Sagada, Mountain Province. At dito po namin nakilala ang ilang mga manlilimos na igurot. Hindi bababa sa 100,000 banyaga at lokal na turista ang nagtutungo sa Baguio tuwing sasapit ang Kapaskuhan para magpahinga. Para sa mga namamalimos, napakagandang oportunidad ito para magbanat ng buto. Walang tigil ang daloy ng tao dito sa overpass na ito sa downtown mula umaga hanggang gabi. Bawat tao na magdaan, nagbibigay ng pagkakataon sa isang pulubi na kumita ng malaki. Dito lamang sa overpass, hindi bababa sa 4 na namamalimos na may kapansanan ang nakausap namin. Mark, saan tayo punta ngayon? Sa tito tayo sa Meno. Kasi may erin ng mga bulag. Mga, dito ba sila nakatira? Sa dito. Sa tulong ng isang residente ng Baguio, natunto namin ang Barangay Gabriela Silang. Ayon kay Mark, kilalang komunidad ito ng mga bulag na nagpapalimos sa Baguio. Pero hindi naman maamin sa amin ng mga taga rito ang tunay na ikinabubuhay ng karamihan sa kanila. Papatay po nito, nanay. Anak nila. Anak nila ang nagpapatay, pero nanay, bulag. Ano pong bulag? Ito pa yung mga namamalimos, di ba? Ay, hindi. Sakali.
po, ayaw ako. May dalawang taon nang naninirahan sa Gabriela silang sina Nanay Rita. Malinis naman at maayos ang kanilang tahanan. Aminado si Nanay Rita na marami silang kapitbahay dito sa Gabriela na manlilimos. Nung una'y itinanggi niya sa akin na isa siyang namamalimos. Sa totoo lang, nanggagal yung mga nandyan sa Kalinga dito sa Baguio. Uh-huh. Nanggaling naman kasi sa iba-ibang lugar yan eh. Karamihan nandito ngayon sa Baguio, yung mga nanggaling ng training center sa Dagupan. Gahanap kami ng... Pero nang ako'y nagpaalam na kay Nanay, hindi na rin niya napigilang manghingi. Kasi medyo mabigat yung sakit ng pamangkin ko. Uh-huh. Ano po yung sakit ng pamangkin mo? Cancer po. Ah, ganun. Sa rectal. Oh, ano po may tutulong namin? Kapos kasi kami, sir, sa financial. Mm-hmm. Lumapit kami sa sa PCSO. Mm-hmm. Wala pa naman. Mm-hmm. Kasalukuyan nang ginagamot yung pamangkin ko sa St. Luke's. Oo, ganyan. Nay, pagpasensya niyo na itong konting tulong namin. Baka makatulong. Maraming salamat, sir. Thank you very much, sir. Ayon kay Mark, bibihira ang nagpapalimos na amin sa kanyang napiling pagkakitaan. Pero si Mang Obet, hindi niya ikinahihiya ang gawaing patuloy na bumubuhay sa kanyang pamilya. Dekada 80 pa unang namalimos si Mang Obet nang dapuan ng sakit na naging dahilan ng kanyang pagkabulag. Sa overpass, siya madalas umistambay. Dala-dala ang kanyang aparatong na imbento mula sa mga karniwang gamit pambahay. Ano po kinikita natin tayo? Sa isang araw? Kung minsan, 75. Mm-hmm. Pag malakas yun, pinakamalakas ninyo? Kung minsan, abutin ng 100 or 150, kanyan. Mm-hmm. Mga ilang oras po, matagal yun. Maghapon. Maghapon. Nakapagpatapos si Mang Obet ng 6 na anak mula sa kanyang pamamalimos. Nakapagpunda rin ng kaunting kasangkapan at sa ngayon, nakatutulong pa rin siya sa pang-araw-araw na gastos. Masaya si Mang Obet dahil alam niyang kahit paano'y nakapaghahatid siya ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanyang musika. Pero hindi lahat ng tao ay naaaliw sa mga pulubi. Hindi lamang may mga kapansanan ang namamalimos sa Summer Capital of the Philippines. Isang uri ng panghihingi ang ginagawa ng mga igorot sa Baguio Botanical Garden. Pera ang kapalit ng bawat post mo sa retrato. Kapag kulang ang iyong binigay, pagagalitan ka pa. Bigay ko na lahat. Lahat. Sindihan nyo. Okay na po. Ang dami na po. Okay. Ubus na po. Rosario na po. Ang paghingi ng limos ay taliwas sa likas na kaugalian ng taga-Cordillera. Nakilala silang masisipag, matyaga, taas noo sa kanilang sariling pagpupunyagi. Base sa impormasyon ng ilang ahensya ng gobyerno, sa isang barangay sa Sagada Mountain Province, kalimitang nagmumula ang ilang mga igorot na nanlilimos sa Baguio. Mula sa bayan ng Sagada, maglalakbay ka pa ng 30 minuto para marating mo ang barangay Tanulong. Ayon sa official report, marami-rami raw sa residente ng barangay ang namamalimos tuwing sasapit ang buwan ng Disyembre. Ang tawag nila rito ay pagpapainit.
Kasi dito sa Mountain Province, malamig na sa December. Di yung, di ba, punta na dyan upang magpainit konti. Ay pagkatapos ng Christmas, uwi na sila. Buwan ng Disyembre ang panahon ng pagtatanim ng palay sa Tanulong. Hanggang Marso pa sila maghihintay sa ani. Habang naghihintay, ayon sa aming nakausap, nangangahas ang ilang matatanda sa kanilang barangay na bumaba sa Baguio at Metro Manila para mamasko o mamalimos. Ngayon yung matatanda ay sa December ay pag pizza cheese 15, baba na sila pagkatapos ng New Year. Umuwi na sila. Yung Christmas lang ang inaabot dyan sa Maynila. Kasi dito hindi namin mag-celebrate ng Christmas. Wala kaming Christmas sa Maynila dito. Masaya daw. Matapos mamalimos sa syudad, mahalata na raw na may kinahinat na ng kanilang pagpapawis. Yung mga matatanda ay wala kasi, ay baka may pira, may konting pira na kinirol sila. Kasi hindi mag-grocery sila sa Baguio. Pira lang ang dala-dala ng matatanda. Yung mga kamisita nilang bago ay na binigay ng mga mayayaman dyan. Kasi nasa traffic sila kung may... May bagong binili ng mga mayayaman na may kutsi, binigay. Sumaham! Sled, sagada! Walang hinto ang kampanya ng DSWD sa Mountain Province para lamang pigilan ang pamamalimos ng mga igorot sa probinsya. May 70 pangalan na ang nailista ng DSWD na kumikita ng hindi bababa sa 300 piso kada araw. Karaniwang ginagamit ng mga pulubi ang perang kinikita mula sa pamamalimos sa kanilang personal na pangangailangan, halimbawa'y placement fee para sa pag-aabroad, maliit na negosyo o di kaya nagpapautang ng 5-6. Ayon kay Aling Constance Damian, ang dating DSWD Regional Director ng Mountain Province, may iugat sa kasaysayan ang pinagbulan ng pamamalimos ng mga igorot. Base sa pag-iimbestiga ng DSWD Cordillera Autonomous Region, isang landslide daw ang naganap sa Barangay Bugang, Sagada, noong August 17, 1935. During the American period pa, the government to help them rehabilitate them to have another house. But then it did not stop there. They were given sort of solicitation paper. Noon nila natuklasan na madali palang mangulekta ng pera sa paraan ng solicitation. That these people here are not by nature beggars. Because of that, and then when they started using that paper to solicit among their neighboring municipalities, they probably were able to get the sympathy of the people. Mula sa barangay na natabunan ng landslide, kumalat ang istilong panghihingi sa mga Karatig barangay. When they started generating, and maybe they enjoyed generating so much, so they give them an idea na they would rather use that paper farther and farther until na it became already a source of routine source of income. Ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ng bundok ang pamamalimos. Kung minsan naman kasi I also blame the rich people in Manila because they entertain those kind of people who are roaming around. Dapat naman sana kung hindi natin entertain yung mga tao, magsasawa din ang mga yan eh. Pero yan naman kasi ini-entertain natin kaya lalong lumalala kasi they feel this is the easiest way how to be rich. Naghahanap naman ng solusyon sa problemang ito ang Konseho ng Bundok.
Pero masyado raw maluwag at magaan ang ipinapataw na parusa sa mga manlilimos at nagpapalimos sa ilalim ng PD 1563 o Anti-Mendicancy Law. Mungkahi nila, idagdag sa parusa ang pagbibilanggo sa sino mang mahuhuling na mamalimos at naglilimos para hindi na lumala ang problema. Pero kaya pa kayang pigilan ng batas ang problemang ito? Ang tradisyon ng pamamalimos ng ilang mga pamilyang Igorot ay nagpasalin-salin na sa ilang henerasyon. We start from the young people, from the children, the value of the things, the practices that we have, we do, and also the dignity of our work as a means of earning what we are eating. You know, it's very nice to eat kamote. It's very sweet when it comes from your own labor. Labag po sa batas ang pamamalimos dahil pinaiiral nito ang katamaran at pag-asa sa iba. Ang gawaing ito ay taliwas sa dignidad ng tao. Pero tuwing sasapit ang Pasko, nagkalat po ang iba't ibang klase ng pulubi. Ang pag-alay ng isang awitin ay isa lamang paraan ng grupo na ito ng mga musikerong may kapansanan para mamasko. Ang sandigan ng kinabukasan ng mga kapansanan o SKK ay kalipunan ng mga bulag na mga musikero na karaniway nanghihingi ng donasyon sa mga gustong magbigay. Dito sila nagja-jamming sa Fiesta Carnival Cubao araw-araw. Si Mang Jess ang isa sa founding member ng SKK. Ginagamit niya ang kanyang hilig sa musika para kumita. Dati naman akong combo nun eh. 16 years old pa lang ako, combo na ako. Kaya ang pagkabulag ko nun eh, yun nga, hindi ko gano'n naramdaman. Kaya, pero kung wala ko siguro pinagkakalibangan, baka siguro napakasaka sa akin. Pero mo, dati akong nakakakita, di ba? Dati akong nakakita, so bigla akong nabulag. Dahil walang alternatibong pinagkakakitaan, ang kinikita ni Mang Jess sa pagtugtog at pagkanta ang inaasahan ng kanyang pamilya. Nakakakuan pa rin, nakakaraos pa rin. Talagang mahina dito sa lugar na to. Malaking bagay na hindi bulag ang mga anak ni Mang Jess, kaya kahit papaano'y may umaagapay kina Mang Jess at sa kanyang asawa na si Aling Adelaida. Kahit nung bata pa po kami nag-iigib, imbis na po yung kami mahalaga, kami nag-aalaga sa mga magulang. Makakain lang po, makakain po sa buong mag-aapon. Okay na po yun. Malaking tulong na po yun. Sa matalang iba, walang makakain. Iba, namumulot din ng basura. Mas naisip ko po na mas kawawa. Kung kawawa kami, may kawawa pa pala sa amin. Mas okay pa po yung magulang ko kahit bulag. May trabaho sila. Masahe. Masahe po sila tapos isan, kinukuha sa mga contact, mga birthday party. Tapos po sa, tumutugtog sila sa mga mall. Wala na, nananawagan ako sa mga, sa gobyerno. Bigyan ng matatag na trabaho ang disabled. Lahat ng disabled sa buong Pilipinas. O, imbis na ipahuli, hindi naman kami lang ng mga lumpa magbasa. Tama na yung, kung ano may donate na sa amin, mga goals, ganun. Okay na yun, maligaya na kami. Hindi naman kami nag-angad ng ano. Bigyan kami ng mga malaking mga luhong pamasalang din nila. Basta tao sa puso nila. Wala, sasama kayo. Sina? Binalikan namin si Lola Miling sa Quiapo, kasama ang isang social worker mula sa DSWD-NCR. Dahil may mga palatandaan na pinahihirapan ang isang nakakahawang sakit si Lola Miling, pinatingnan namin siya sa San Lazaro Hospital. Nang masiguro na naming walang sakit si Lola Miling, inihitid namin siya sa Reception and Action Center sa Arroceros, Manila. Dito siya nagpalipas ng gabi.
lang sa harapan namin ang kinita ni Lola sa apat na araw na pamamalimos para siguro maingatan ng maayos ang pera ng matanda. Medyo malaki na rin, mahigit 1,700 piso. Kinabukasan, ibinalik namin siya sa piling ng kanyang mga apo. Kung ako ang masusunod, mas nanaisin ko pang hindi na muling bumalik si Lola Miling sa pamamalimos. Iyon ay kung lulubusin ng DSWD ang pagtulong sa kanya. Pero hindi ko siya masisisi kung sakaling bumalik man si Lola sa ating mapanganib na lansangan. Namamalimos si Lola para sa kinabukasan ng kanyang mga apo na hindi kayang alagaan ng kanilang mga magulang. Isang napakadakilang layunin na kung tutuusin ay dapat serbisyong ibinibigay ng pamahalaan. Ang mga eksena ng pamamalimos at kahirapan ay karaniwang tanawin sa mga naghihikaos na bansa tulad ng Pilipinas. Mahirap pong husgahan ng mga bata, matatanda at mga may kapansanan sa kanilang pamamalimos at paghingi ng kaunting awa dahil lamang sa kakulangan ng alternatibong hanap buhay. Pero ang malinaw po rito, mula sa inililimos nating barya, lalo pong lumalaki at lumalawak ang malaindustriya ng pamamalimos, lalo pong dumadami ang mga profesional na pulubi at mananatili sila sa kalye hanggang patuloy po tayong nagbibigay. Hindi po kaunting barya ang kailangan nila, kundi ang matuto ng isang marangal na hanap buhay. Ako po ang inyong kapuso, Jay Taruk, at ito ang Eyewitness. Ano ka ba sa isang araw?